niyo ako? Awalhin mo na wala sa isip mo. Yo. Antonio! Ah, Antonio? Paano na hindi ka payo ng mataas na hukuman? Hindi, paano na eh kung di isa sa mga boy? Inyong kagalang-galang, hindi ko po napansin. Chief of Police, Marcello X. Belati at your service. Ano po ang kagalang-galang kung muli? Ano po, siyempre naman. Inaasahan po namin ang inyong pagdating. Wow! Ayos na para sa inyo to. Kala kasi pumukha kita eh. Para sa inyo nakita na kita eh. Hindi ka ba kasama doon sa mga nagbomba ng tubig sa mga militante at sila doon at mga matre? Nagsagawa ng kilos protesta ka mga ilan lang? Nagbomba ng tubig sa mga matre? Hindi. Ano ba sinasabi mo? Sa veterano palagad ng batas. Malitaso ng kahayupang pulis. Imposible. Imposible. Bueno, simulan na natin. Sige po! Upang tanungin sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa magbubomba ng istasyon ng tren na pumatay sa 16 na sibilyan. O yan, may kondisyasyon tayo ito. Sinabi mo, malinaw na siyang tinuturo ng ebidensya. Sinabi mo nga ba yun? Opo, pero nung bandang umpisa lang yun, nung lumaon po. Nasa bandang umpisa pa lang? Sinabi mo. Pinagin na sa tamang ayos ha. O ayon dito, sabi dito, sa ayon dito, pagdating ng ating gabi, ang anarkista na naulol, ikaw pa rin nagsasayita rito ha, na naulol ay tumalon sa bintana, babagsak sa kanyang kamatayan. Ay, ano ba ang pagkaulol? Ano yung pagkaulol? Ipinaliwanag ito na sosyalistang si Emil Durkheim bilang isang matinding pagdadalamhati na umaantok sa... Patapatiwakan. Maaaring tumama sa kahit pinakamatinong nila lang kapag itinula na pinakamatindi at pinakamalakas na pagkaligalig at kawalan ng pag-asa at harabago. Tama po! Walang duda! Okay. Ngayon, balikan nga natin. Ano ang naging dahilan ng pagkaligalig nito? Ito, kawalan ng pag-asa. Subukan natin balikan muli ang mga ko na yan. Maaaring mo na simulan, Hebe. Ako? Okay, pakita ko sa amin yung tanyang na pagpasok. Go! Oh, sige. Parang ganito yun eh. Go. Captain! Wait, what powerhouse? yung salarin ang anarkista ay nasa may kinauupa ni Captain. Good. At yung pinatawad ko naman... Huwag kang mapasa ang responsibilidad. Ikaw yun, hindi ko ako. Ang ibig sabihin ay ako. Yeah, good. Eh, pumasok ako ng medyo marahas sa palagay ko. Oo, say, ganyan nga. At sinabi ko sa kanya... Ayan, sinasabi mo, ganyan. Ginoong trabahador ng tren na sumersi. Mas makabubuti sa iyong tigilan ang pagtawa sa akin. Ay, hindi naman yung sinabi mo. Wala namang bawal dito ngayon. Hindi yung sinabi mo, sabi mo na yung nakasulat ha. Kasi yung thing, to say siya lang. May mga hawak kaming ebidensya na nagtuturo na ikaw ang nagtanim ng bomba sa istasyon ng tren. Kasi ipapatuloy mo lang sabi mo, ano mga bomba ha? Balas lang. Ang nagtanim ng bomba sa istasyon ng tren! Ha! Ano mga bomba? Huwag ka na magmamaangan pa sa akin! Alam mo kung anong bomba yung tinutukoy ko? Ito yung mga bomba ang itinanim mo sa istasyon ng tren. 8 buwan na ang nakalilipas! Kuya, huwag po kuya! Patunay talaga kayo na siya nga yung tanim, ano? Marami. Wala. Nada! Isa po ito sa mga parang ginagamit ng mga pulis para mapaamin ang isang taong pinaghihinalaan. Napaka-tuso.
kasi siya lang yung nag-iisang anarkista ang nagtatrabaho sa istasyon ng tren dito, kaya sa kanya nakaturo ang lahat. Ayaw nga naman, ang linaw-linaw, no? Kaya kung bombang sumabog sa istasyon ng tren, ay krenin na isa nagtatrabaho sa istasyon ng tren, may hinunga na rin natin na ang bombang sumabog sa korte ng hukom ay dinilin na isang hukom ng korte. Na ang bombang sumabog sa bantay ng mga digilalang sundalo ay itinilin na isang digilalang sundalo. Na ang bombang sumabog sa bangko ng agrikultura ay dinilin na isang taga-bangko o na isang kalabaw. Ito ako para magsagawa ng isang seryosong pagsisiyasa. Hindi ko ba makipaglaro ng pitik bulak sa inyo? Ituloy na natin. Thank you, man. Ayon dito, sabi rito, mukhang hindi naapektuhan ang anarkista sa mga palatag sa kanya. At pangiti-ngiti pa siya na parang hindi naniniwala. Saan ang sabi nito? Ako po yung kagalang-gala. Ang masaya. Nabangiti siya ako. Eh, parang sabi rin dito sa isang pang dokumento, ang pagpapakabatay niya ay walang dudang resulta sa isang banda ng pagkatakot mawala ng trabaho, ng posibilidad matanggal. Paano mangyayari na sa isang iglap, mapakita niyo kanyang ngiti ng pagkatakot? Sino tumakot sa kanya? Sino sabi sa kanya, uy, mawawalan ka ng trabaho? Kasi magulo yung isip ko. Huwag ka na mahiya. Hindi ka naman buwibili ng pregnancy test kit eh. Aminin na natin, naiintindihan ko naman. It's really hard not to be tainted in politics. Maraming salamat po inyong kagalang-gala. Wala nga naman. Pero ngayon, malinaw na sa atin na kayo. Kaya nagsabi sa anarkista na, uy, mga wala ka ng trabaho. At abis na itong dinamdam at bubaba ang kanyang mura. Kaya, tumalon siya sa bintana. Ay, hindi naman po ganun kabilis sa mga kayo. Ayaw nga, may pumasok ko pa pala. Tumabas ka, suminto ka para may konti pepe, may konti kalinyo. Sige, ano linya mo? Sige, sabi ko ngayon, konti linya mo. O, kanyari, si Manny, anarkista. Ayan o, go. Nakatawag ko lang sa telepono. May maganda kang balita sa'yo. Ang iyong kaibigan, o manhin, ang iyong kakapatiran, ang mananayaw, ay umamin na! Siya raw ang nagtanim ng bomba sa bangko! Ano ba sinabi mo? Ang iyong alibay, yung alibay mo, na nagkipaglaro ka ng baraha nung hapon ng pagbomba, ay gumuho na! Narinig mo? Tingnan mo ko! Tumingin sa akin! Gumuho na! Gumuho! Fools! May hinala kayo, may hinala kayo na ang anarkista ay kasampuan sa mga bomba ng istasyon ng tren at bako ng agrikultura at nagkonkludahan kayo, tinapos nyo agad ito sa mga magitan ng pagsabi na ang kanyang pagpapatiwakan ay asal ng isang tao sinusurot ng konsensya. Sinabi ko nga po yun. Kaya kinadyo sa lahat ng telebisyon na isang kriminal at sarap na lipunan. Tatapot pagkatapos naman na isang linggo, Henry, kung ba nagsabi nito? Na mangyari pa, balikan natin ito muli ha, na mangyari pa, wala talagang nagsasagot sa anarkista sa krimen. Sabi mo nga ba yan, ha? Ha? Oo po. Sa pagkatwin, wala sa kasalanan! Kung pagbabasihan naman, Captain, ay sinabi mo naman dito, isang mabuting tao talaga ang anarkista. Oo, oh, inaamin ko. Nagkamali kami. Sumublay kami. Oops! Pero lahat naman tayo ay nagkakamali. At kayo, naparito ako para sabihin sa inyo ay nakagawa ng bagong pamantayan ng Olympics sa magawa ng mali. Muna-muna, inaresto niyo ang walang kasalanan sa bilyan para na masabi may naaresto kayo. Chubi! Pangalawa, inabusin ninyo yung kapangyarihan sa mga magigitan ang pagkulong sa kanya ng lampas na pinaitulot na batas. Chubi! Pagkatapos, sinintak ninyo ang trabado na ito sa mga mayroon na pagsabi sa kanya na meron kayo sapat na ebidensya na magsasakot sa kanya sa magbomba, sa mga bangko at sa jet trail. Chubi! Tahasan niyo pa siyang inilagay sa nakatutulirong pagkaligalig na mawawala na siya ng trabaho. Kapag naka, sinabi niyo pa sa kanya na kanyang alibay na paglaro ng baraha ay gumuho na. At panguli, binigay ninyo ang iyong pamatay suntok na kanyang kaibigan at kakapatiran ay umamin na sa walang awang pagpatay sa mga walang muwang sa bangko. Kanyang kaibigan ay sa kasuklam-suklam na mamamatay tao. At dahil dito, upang law niya nasabi,
Ito na ang katapusan ng anarkiya! Tumalo niyo sa bintana! Sa mga kayo! Kayo! Kayo ang dapat malagot sa pagkamatay ng anarkista! Kayo! Maging makatotohanan naman po kayo ay inyong kagalang-galang. Trabaho namin ang panawin ng mga taong pinaghihinalaan, kaya na mismo may sabi dito. At para mapaamin namin sila, kailangan namin gumamit paminsan-minsan ng pandalalang, ng umunting titag, at ng kaunting laban ng psikolohika. Hindi ito kaunti. Ito ay bante-bante yung pagbuhos. Muna-muna. Wala ba? May evidence talaga tayo na nagumuhunay kayo nga, di ba? Wala po kami dyan. Pero, di ba pinalong matandang retiratong magagawa na kayang patunayong kanyang halba? Sagot. Pagkat pinagsinungaling kayo, nasabihin ninyo na gumuho ng kanyang alibay at patong-patong na ang mga ebidensya laban sa kanya. Okay, Governor! Alam niyo ba na pag-ibigay ng mali at nakaliligaw na impormasyon ay isang malaking kasalanan? Eh, sakto na yan. Sinigurado po sa akin ang aking tauhan. Taon-taon na may papasa responsibilidad naman. Sagutin mo nga ito. Ayaw kita. Captain, ikaw. Captain, sabihin mo ito. Sagutin mo ito. Saan ko naman nakuha yung information mo na umamin na kayang kaibigan niya kanartistang mananahin? Gawa-gawa mo rin lang ba ito? Hindi. Sagot. Opo! Gawa-gawa lang po namin yan. Mayroon na, tama-tama. Ngayon ko na nasabihin sa inyo na meron na akong malinaw na katubayan ng inyong malubhang kababayan. Nasa kampuan kayo kukulutin. At sa pagsisikap ninyong isang bangkok sa kapulisan, nagdesisyon na ang agawa ng katarungan. Napipahin kayo! Hindi ako naniniwala! Paano na ito nagawa? Talagang ganyan, pag nagpupolitika, may silbigay sa umpisa, pero pag nagbagong ihip ng hangin, nagkahit ang mga mamamayan dahil namatay ang isang anarkistang lumilipat, ay gusto nila kayo makita ng ilang pulong kumugulong. At ito nyo, 1, 2, 3, may tatlong pulo ng kumugulong. Gusto nila ang mga ulo namin? Simula rin sa mga tao rito, kasama rin isang kinababalusan ko. Wala pa dyan yung mga periodista. Yung rin tayo, pag-intestahan tayo ng mga pahayagan. Lala ng Tribune. Wala na makatitigin sa atin sa mukha na maswerte na makakuha pa tayo ng trabaho bilang tagawalis ng kalsada. Walang kwento ang mundo. Hindi, ang pamahalaan ang walang kwento. May papayo po ba kayo sa amin? Ako? Wala naman ang payo ko sa'yo. Sige na, payuhan niyo kami! Sige. Bago sa inyo. Sige, ano yun? Patuloy na lang ako sa bintana. Sige na! Malata kayo yan yung mawawala. Kaya magpadala na kayo sa pagkaulol. Sige na, talo na! Teka! Sandali lang po! Sandali sa ano? Wala na kwentang mundo! Walang kwentang gobyerno! Pero! Lahat na walang kwenta kayo. Mabuti patala tayo. Tayo tatlo, tumalo na tayo na! Natin pag-isipan dito. May nakikita ba akong konting pag-asa? Pag-asa, wala na pag-asa. Matagal na tayong tinakasa ng pag-asa akong magpadala na kayo sa pagkaulol. Talon na! Isang pagkaulol. Isang pagkaulol? O, sinusubukan nilang tumalun sa bintana. Sila? O, basta mo sila, larawan ng kapanglawan at katapusan. Lahat na nakapigiling sa pagbitay. Okay, mukhang nahigo ang lahat ng tapat sa pagkaulol. Ito na nahigo pa na yung Pero siya naman ako, tawanan ninyo yung problema, sabi nga na isang kanta. O tingliwanag naman ako kanya, be happy. Sige, kanta sa bahay nyo ako. Chahe, be happy, ganun. Go, come on. Pero kung nasa posisyon ka na
dami kanina. Naku, sinusumpa ako. Muntik-muntik na talaga ako kumulog dyan sa pintanang yan. At ano sa anak ko? Bakit kayo mismo? Ako rin kaya. Ngayon, alam niyo na kung ano ibig sabihin ng pagkaulol. At sino sa palagay ninyo dapat managot sa pagkaulol na ito? Don! Sa mga walang kwenta ang tao na sa gobyerno! Unahingi nila tulong mo, magpakulo ka ng kaunting pagpapabagsak, haluan mo ng isang kurot ng